Bakit kaya ganoon ang buhay? Hindi ko kasi maintindihan kung bakit. Merong taong nasa kanya na ang lahat. Ngunit dahil sa makamundong pagnanasa, nagkakasala. Ako nga pala si Luther. At nais kong ibahagi sa inyo ang kwento ng buhay ko kung saan ang pinakamamahal ko ay nahuli kong may kalaguyong iba. At hindi lamang basta iba. Nagmula ako sa angkan kung saan hindi naman ganoon kayaman. Kumbaga ba ay sakto lamang ang pamumuhay. At dahil rin sa magulang ko, marami akong natutunan. Isa na doon ay yung mag-aral ng mabuti dahil ang buhay ay hindi ganun kadali sa mga taong walang pinag-aralan, lalo na't walang diskarte sa buhay. Kaya naman nag-aral at nagpursige ko dahil iyon ang pangaral sa amin. Hanggang sa dumating na nga ang araw. Hawak ang aking diploma at suot ang toga na itim. Hindi mapawi ang ngiti ko sapagkat ito na ang huling beses na tatanggap ako ng parangal mula sa eskwelahan. Ang aking natanggap na medalya ang siyang bunga ng paghihirap ko sa nagdaang panahon. At doon ko lamang nasabi na finally, I made it. Dahil nga naman tutok ako sa pag-aaral, wala akong alam sa panliligaw o pagkilatis ng babae. Tuloy ay palagi akong pinagtitripan ng mga kaibigan ko na kung hindi malapit ng ikasal, ay ikakasal na. Ako na lamang ang natitirang bachelor sa amin. Well, marami naman ang nagkakagusto sa akin. Yun nga lamang ay hindi nagtatagal sapagkat hindi ko sila alam pasayahin. Kaya naman nag-focus na lamang ako sa pagtatrabaho. Isa na akong inhinyero at dagsa-dagsa ang nagiging proyekto ko. Tuwing may nakakamit ako ay kasama ang pamilya kaming nagsiselebrate. Hanggang sa, iyon na nga, may ipinakilala sa akin si Mama, si Freya. Maganda si Freya, makinis, maputi, balingkinitan, matatangos ang ilong, at unat at mahaba ang buhok. Maganda rin ang kanyang mata. Panigurado kong may lahi ito dahil sa itsura niya. Nabighani kaagad ako nang siya'y ipakilala sa akin ni Mama. Anak, ito nga pala si Preya, anak nung kaibigan kong si Cindy. Wika ni Mama. Nahihiya namang ngumiti si Preya at inabot ang kanyang kamay. Kinagagal akong makilala ka. Pambibitin ito. Kaya naman tinuloy ko. Luther, ako si Luther. Pagtapos ko sa salita niya. Matamis na ngumiti si Preya at nung araw na yon, hindi ko malimutan ang mukha niya. Kinilala ko si Preya. Dalaga pa pala ito at mas matanda lamang ako ng isang taon sa kanya. Nakapagtapos siya, ngunit sa opisina lamang ang trabaho niya. Nalaman ko rin na ang hilig niya ay kumanta. Kaya naman nang mag-request ako sa kanya, pumayag siya. Tuwing wala akong trabaho ay dinadalaw ko si Preya. Niyayayang kumain at lumabas. Kaya naman niligawan ko ito at sa wakas, sa unang pagkakataon ay nagkaroon na nga ako ng nobya. Siya si Preya. Siguro dahil siya lang din ang unang nakilala ko na kapareho ko. Pagdating sa pagkain, sa galaan at musika, pareho kami. Kaya naman nag-click kaming dalawa.
Alam kong ang cheesy nung istorya namin. Ngunit isa lamang yon sa magagandang alaala ko sa kanya. Dahil hindi naman na kami pabata ni Preya, ay napagdesisyon na namin na magpakasal. Siyempre, tuwang-tuwa ang parehong magulang namin, sapagkat kami ang nagkatuluyan. Hindi naman nawawala ang sakitan sa magkasintahan. Pinagdaanan namin yon, ngunit dahil sa pag-iintindi, ay nalagpasan namin. Ngunit lingid sa aming kaalaman na sa oras kami ikasal, dun pa lamang susubukin ang pagsasama namin. Lahat ng naranasan namin noon, patikim lang pala yon. At ito ang grabe. Since I am an engineer, ako ang nagplano ng magiging bahay namin. And next month, nilipat na kami doon. Actually, matagal ko na siyang plano at matagal ko na rin sinimulan ipagawa yon. Matapos kong iparenovate ang bahay ng magulang ko, sa bahay ko naman ako nag-focus. At ito na nga, next month, nilipat na kami roon ng asawa ko. Nang makalipat kami doon ay hindi mapawi ang ngiti ng asawa ko. Sino nga naman ba ang hindi masisiyahan sa pagkakaroon ng ganitong kalaki na bahay? At dahil busy ako sa work, ang asawa ko ay nagtatrabaho rin. Nag-hire ako ng isang driver. Isang binata na ang edad ay hindi nalalayo sa amin. Siguro ay mas matanda sa akin ng isa o dalawang taon. Ang dahilan kung bakit siya ang hinire ko, mahirap lamang sila at siya ang bumubuhay sa magulang niya. Sa awa ko sa kanya ay pinayagan ko itong magtrabaho sa akin. Dati pala siyang nagmamaneho ng jeep, ngunit ibinenta niya na raw nang magkasakit ang kanyang ina. Ang driver namin na ito ay si Oliver. Luther, aalis ako mamaya ha. Si Oliver na lamang ang magdadrive para sa akin. Sabado at pareho kaming walang pasok ni Mrs. Ang trabaho ng asawa ko ay sa isang kumpanya na hindi naman nalalayo sa opisina ko. Sinabi ko sa kanya dati na hindi na nito kailangan pang magtrabaho. Ngunit sabi niya ay ano naman daw ang gagawin niya sa bahay. Wala pa man din naman laman ang tiyan niya, kaya't minabuting ipagpatuloy na lamang ang pagtatrabaho niya na siyang hinayaan ko na. Dahil sa tutok ko sa aking trabaho at dahil meron akong malaking project, naging madalang ang uwi ko sa bahay. Doon kami nag-stay sa isang hotel dahil malayo sa amin ang project na ibinigay sa amin. Isa ako sa mga engineer na humawak noon, kaya kinailangan kong pagbutihan para sa promotion ko. It's a 2-year project. At baka nga umabot pa ito ng 3 years dahil nagkukulang kami sa employee. At iyon na nga. Habang ako ay nagpapakapagod, nakalimutan ko na ang asawa ko. Gabi ako kung umuwi. Nung una ay inaasikaso pa ako ng asawa ko. Ngunit habang tumatagal ay lumalayo ang loob nito sa akin dahil wala na rin akong oras sa kanya. Kaya naman nang minsan malibre ko ay niyaya ko itong kumain sa labas. Sige na mahal, minsan na lang malibre ang asawa mo. Pulong ko dito. Napabuntong hininga naman si Preya. O sige na nga, ungos nito. Sa isang 5-star restaurant kami kumain. Ayokong magtipid pagdating sa asawa ko, kaya dapat ay dalhin ko siya sa magagarbong lugar. Madalas ko rin siyang paulanan ng regalo at hawak niya ang isang ATM card ko. I don't care how much she spend, as long as ako ang mahal niya. Ngunit may hindi pala ako nalalaman.
Enjoy kayo, ma'am. Wika ni Oliver nang pagbuksan niya sa gilid ang aking asawa. Siya ang driver namin. Dahil na rin pagod ako ay minabuti ko na hindi mag-drive ngayon. Salamat, Oliver. Ikaw talaga? Baka ma'am ka naman. Mas matanda ka kaya sa akin. Sabi nito sa driver. Ako naman ay hindi maiwasan na hindi mapansin ang kakaibang pag-uusap nila. Tila para bang close na silang dalawa. Pero ang isip ko ay nanatiling kalmado. Inisip na lamang na dahil ito nga ang parating nagda-drive sa kanya. Malamang lang na maging close sila. Hindi ko tuloy maiwasang hindi mainggit. Mas may oras pa ang driver ko na to sa asawa ko kaysa sa akin. Ngunit paano nga naman, hindi ba? Upang tugunan ang pangangailangan at kagustuhan ng asawa ko ay kailangan kong magtrabaho. Matapos naman mag-dinner ay umuwi na kami. Parang wala lang ang nangyaring dinner. Ni hindi ako kinibo ng asawa ko. Tapos, nang makita pa niya si Oliver, ay tsaka lamang siya ngumiti ng masigla. Kaya naman malungkot akong humiga sa aking kama. Habang dinig ko mula sa banyo ang lagaslas ng tubig. Nang marinig kong mamatay yon, ay siya namang pagpasok ng asawa ko sa aming silid. Nang balingan ko ito ay nakatwalya lamang siya at tila balak mag-blower ng buhok. Namiss ko ang asawa ko at inaasahan ko na madadaan ko ito sa lambing. Ngunit nang subukan ko ay... Ano ba? Pagod na ako. Sabay talikod at umalis. Kaya wala akong choice kung hindi itulog na lamang. Doon ko na lamang din naramdaman ang pagod. Ngunit lingid sa aking kaalaman ang milagrong nagaganap sa labas ng silid namin. Hanggang dito po muna ang aking kwento. Sana po ay subaybayan nyo ang kabanata ng buhay ko. Nagmamahal, Luther.